Ah, salbahe talaga pagka mga ma-impluensyang tao, ano po, mga kaibigan. Halay mo, o ano nagawa ni Magalong? Ikaw ang contact tracing, sir, eh. Alam nyo na palang pinatetest nyo yan, eh. Makakatakas ba yan kung hindi kayo, ano, kung hindi kayo, kwan, kung kayo ay ginagampanan ninyo, tungkulin ninyo, dapat may proseso rin kayo. Di ba? Alam nyo, magkakalat yan, eh. Ngayon, paano mo ngayon i-contact tracing ito? Tumakas ito, eh. Lumabas yung resulta, hindi inantay. Mga kaibigan, nagsushooting doon sa Baguio. Oh, keso asymptomatic daw. Ba, ang katwiran ngayon, para sagutin itong pagtakas niya sa Baguio. Eh ano raw? Kwan daw, isinugod sa ospital. Sinugod sa ospital? Eh kwan eh, asymptomatic eh. Ang sabi nung una doon sa Baguio, asymptomatic, nagpatest sila. At meron pa lang silang regular na schedule ng testing doon habang nananatili sila roon sa Baguio para mag-shooting, mga kaibigan. O eh, biglang umalis. Eh, ganong karami nasa linan nito? Mabuti kung siya lang. May mga kasama eh, mga kaibigan eh. May mga crew eh. 100 yung crew, ha? Mga kaibigan, 100. At siyam doon, bukod kay Arjo Ataide, ang nagpositibo, ha? Napawang asymptomatic. At ngayon ay naka-quarantine, mga kaibigan. Eh siyempre, nung umalis si Ataide, meron bang kasama ito? Meron, di ba? Wala naman mag-isa yan. Ayan ang sinasabi natin. Gano'ng karami ang nasa linan nito? Paano tayong liliit nito? Eh, mga puro, mga may impluensyang tao ito eh. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pwede mo bang baguhin yung katotohanan? Sabi ko nga sa inyo, hindi mababago yung katotohanan. Mahirap yun kahit na lahat pa kayo magsabi, mali ang COA, kamukha nitong PPA. Eh, hindi nangangahulugang tama yan. Kahit kayong lahat magsabi niyan. Kahit mag-isa lang ang nagsasabing mali yan, eh mali pa rin yan. Kasi yun ang katotohanan. Oh, mga kaibigan, hindi mo ba? Kaya itong mga sinasabi natin, hindi mo mababago yan eh. Kahit sabihin niyo pa lahat, ay mali ka niya. Eh mali na ako kung mali sa inyo. Kung ang paniwala nyo, pare-pareho na, ganyan ang gusto nilang mangyari ngayon. Galit sila sapagka hindi ka nagnakaw eh. Tingnan ninyo ang opisina ni Vice President Lenny Robredo. Pangatlong, na pinupuri siya ng COA sa pag-masinop at maingat na paggamit ng pondo. Tama ang paggamit ng pondo. Pinuri siya ng COA, mga kaibigan. Yan ho eh, kwan eh. Hindi mo mababago yan eh. Yan yung katotohanan. Kaya galit sa kanya, unang-una, ayaw niyang magnakaw. Kasi kailangan magnakaw siya para normal na yung pagnanakaw. Siguro yun ang dahilan kung ba't nagagalit sa kanya itong kaya siya sinisiraan nitong administrasyon. Ba't ba ayaw mo magnakaw eh? Mahalata kami. Di ba? Parang yung papasok ka sa isang ahensya na grapriden. Ha? Tiwaling ahensya, customs, immigration. Oh. Mga kaibigan, pag pumasok ka diyan at napansin ng mga kasamahan mo na hindi ka tumatanggap, nagtatrabaho ka lang, nagkakasya ka sa kinikita mo.
ha? At hindi ka naiinggit sa ginagawa nila. Katatakutan ka eh. Ang gagawin sa'yo, igagawa ka ng kwento para sirain ka. Ha? Para ikaw ay matanggal. Bakit? Kinakabahan sila dahil panganib si Vice President Robredo sa kanilang ginagawa. Yun ang totoo. Tandaan ninyo yan. Kaya kahit wala silang basis, walang dahilan, nagagalit sila kay Vice President Lenny Robredo. Kasi ang mentality nila, kamukha yung pumapasok nga na sinasabi natin na pangkaraniwang empleyado sa isang tiwaling ahensya ng gobyerno. Katatakutan ka eh. Pag ano ka, yung pag-iisipan ka na baka ikaw pa magsumbong sa amin dito eh. Ha? Baka mabuo kami dahil sa ginagawa mo eh. Pero kung ikaw, gagawin mo rin yung ginagawa namin, aba eh, walang panganib, di ba? Sa pagnanakaw namin. Ituturing kang panganib eh. Yun ang dahilan kung bakit pilit nilang sinisiraan si Vice President Lenny Robredo na pinuri for the third time ng Commission on Audit. Kabayan ko ay isa ang nahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Kami pantay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Jay Santiago! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?